Hello guys, marami akong sasabihin sa'yo. Walang lalaki o babae ang isang isla kapag nahaharap sa mahirap na panahon. Maaari kang humingi ng ginhawa sa katotohanan ng hindi ka nag-iisa. Alam mo na ang paglaban sa mga panlabas na stress ay nangangailangan ng trabaho upang gawin mong isang punto na unahin ng iyong pisikal, mental at emosyonal na kagalingan. Kapag naramdaman mo na ang bigat ng mundo ay nasa iyong mga balikat, ang madaling pagpipilian ay ang susuko. Naranasan mo na bang sumuko sa isang sitwasyon na gusto mo nang sumuko? Nakuha mo ba ang determinasyon na bumalik? Aminin natin, ang mga hadlang at pag-urong ay hindi maiwasang bahagi ng buhay. Ito ay kung paano tayo tumugon ng pangunahing tumutukoy sa atin bilang mga tao. Ang emosyonal na katatagan ay nangangailangan ng lakas ng loob at determinasyon. At sandaling makipisado mo ito, ikaw ay uunlad. Naiintindihan mo at lubos mong tinatanggap na ang buhay hindi lahat ng bahag hari at sikat ng araw. Ang buhay ay maaaring maging mabigat. Alam mo na sa bawat pakikibaka ay may bagong aral at kung ano ang maaaring mong matutunan mula dito ay kasing lalim ng anumang. Nagagawa mong mapanatili ang isang positibong pag-iisip dahil alam mo na ang hindi kinakailangan pag-alala sa isang bagay na wala sa iyong kontrol ay walang kabuluhan. Guys, matuto tayong magpasalamat araw-araw. Kahit nasasaktan tayo, kahit umiiyak tayo araw-araw, matuto tayong magpasalamat. Huwag tayong bibitiw kasi may liwanag pa naman, di ba? Buhay pa tayo. Marami pa tayo pwedeng gawin. Marami pang mangyayari. Alam niyo guys, ang mas maganda, umiwas tayo sa mga sasamang tao. Sa mga taong nananakit sa atin. At ipagdasal natin sila lahat. Para maski paano, kumaan yung nararamdaman natin dito sa puso natin. Dahil hindi naman habang buhay, ang buhay natin ay punong-puno ng bigat. Kasi